narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yun! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yun! Topacio! At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Binibining Tala Zaldivar. Yes, yes, yo! Yeah, ma! Magandang, magandang umaga po! Yes, yes, yo! Topacio na naman sa Biyernes na ito, ha? April 22 tayo, no? Tama ga ba? Tama ga? Ay, tama. Ay, 17 days before the elections, Attorney Ferdy Casunito, Mr. Sex Appeal, Topacio! Bumabato sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. Yan. Ako po'y nangungulila din eh. At wala si Tala. Ay, nasaan kaya yung lungo yun eh? Ay, kaalimbong naman. Anyway, congratulations muna. Ha? Kay President Jose Ramos Horta. Palakpakan natin. Nanalo siya ng pagkapangulo ng East Timor. Yan. Nakakuha siya ng 397,145 votes. Ha? Ang kalaban sa kalaban niyang si Luolo. Luolo. Ha? Ang kalaban pala niya parang yung mga kumakandidato dito ng presidente. Ito si Luolo. Dito naman Ulolo. Hindi ko na sasabihin kung sino yun. Ito si Luolo Gutierrez. Dito, wala namang Gutierrez dito, no? Pero maraming Ulolo. Yan, okay. Grabe, ha? Ang botante lang nila, anlit na country ito, no? Anlit na bansa. 1.3 million ang, at ano, ang tao. Grabe, ha? Makati lang yata ito, no? Malaki pa ang kalakhang Maynila, ang lungsod ng Maynila. At 860,000 ang bumoto. Ang botante pala, sorry. 75% ang 860,000 ang bumoto. At ito'y pangalawang termino na ni Jose Ramos Horta. Siyang kauna-unahan na pangulo ng East Timor. Mula nang ito ay nagkaroon ng kasarinlan mula sa Indonesia na 24 na taon siyang sinakop. Ha? At ang nakakatuwa po sa East Timor, ano po yan eh, nasa peninsula, nasa dulo yan ng Indonesia, pero Portuguese speaking yan, naging Portuguese colony. Ha? But ang unang-unang bumati ay si, ang Pangulo ng Portugal, si Marcelo Rebelo de Sousa. Ha? Okay. Ha? So, I had the honor of meeting Ramos Horta nung dumalaw siya rito at pinakilala siya sa akin ng isang kaibigan ko. 72 years old na pala ito. Tagal na yun eh. Noong nagkaroon ng independence o kasanrinlan ang East Timor na kanilang pinaglaban yan. Ha? Nagkapatayan yan. Nagka-war of independence yan. Ha? Batiin na rin natin. Belated nga lang. Ha? President Joseph Estrada, ha? Na nagdiwang na kanyang kaarawan noong Tuesday. Yan. Ano yung Tuesday? 19 ba yun? 18. Basta noong Tuesday, ha? Happy birthday, ha? President Erap Estrada. Padadala ko na lang po yung aking regalo sa inyong mga prutas. Yan. At isa pang kumare ko ang nag-celebrate ng birthday, si Maring Beth. Kilala mo si Maring Beth, reyna ng UK, si Queen Elizabeth. Kumari ko 'yan eh. Kasikahan ko lang ng isang araw. Inimbita ko eh doon sa birthday niya, kaya lang medyo malayo at saka medyo busy tayo rito, kaya sabi ko hindi ako makapunta, may mga rally si BBM eh. Pasensya ka na, next birthday mo na lang. Bago sabi pa niya, "Oh, I'm so sorry you can make it." Tragic, I say. Sabi niya. Anyway, etong siya ang pinakamatagal.
pinakamatagal na nanunungkulan bilang sovereign, ha, or monarch, ha, or reyna ng isang kaharian. Yan. Ilang araw na? 70 years na siyang nakaupo sa trono. Okay, ha, tagal, ha. Namantalang yung ano, yun namang mga ano, nasa grupo ni Lenny sa May 10, lahat yun, sa trono, ipa-flash sa trono. At na, COVID pa pala ito, ha, biro nyo, tindi niyan, ha, na COVID pa sa kanyang edad na 96. Yan. Oo. Alam nyo, hindi, at tinanong ko sa kanya, hindi daw totoo na naging magkasintahan sila ni Juan Ponce Enrile. Magkababata lang daw. Ay, nako. Anak ng pating na buhay, ano. Congratulations, ha. Maraming congratulations dito, ha. Oh, congratulations din po. Teka, ba, dapat bagalan ko yung topic ko. Mauubos ko dito. Mauubos yung hinanda ko rito, eh, ha. Oh. Oh, congratulations din. Para hindi maubos tong topic ko, isa-isahin natin yung graduate sa PNPA. Kinongratulate pala. And syempre, siya yung guest speaker. Lagi naman tradisyon yan. Kung sino pong pangulo, ay siya yung panauhing pandangal sa Philippine National Police Academy graduation rites. Kasi dati, di ba, dinidemilitarize na ang PNP kasi nakalagay po sa ating constitution, kasi ang dami nagtatanong noon, bakit ba may PMA, bakit nagkaroon pa ng PNPA? Kasi mas una po yung PMA, ang tagal na po nung PMA, eh. Ang kinikilala ng founder doon si General Luna, di ba? Kung titingnan mo yung ating kasaysayan, kasi yung nais na i-professionalize noon ang mga sundalo ng Pilipinas noong pa lamang revolusyon. Kaya nga gusto niya isa lang ang uniforme, ha, isa lang yung mga ranggo-ranggo, ha. Kaso mo, eh, magulo nun, eh, revolusyon nga, eh. Di ba, pagka nagre-revolusyon yung tiyan nyo, magulo rin, di ba? Ganun yun, eh. Ganito po kasi yan, ha. Ikikwento ko sa inyo, makinig kayo. Makinig kayo, mga ato. Ikikwento ko sa inyo. Kasi po dati, di ba, isa lang ang academy kung saan nabibigyan ng training ang gustong mag-opisyal, yung Philippine Military Academy sa Baguio. Dati naubutan ko pa, meron pang Baguio, ano, eh, Baguio Military Academy, parang ganun pa, eh. Pero ano yun, hindi po gobyerno yun, privado yun. Pero ang training doon, parang militar din. Ha? Ang sabi pa nga noon, ang biruan noon, yung mga, ha, yung mga bagsak, yung mga mayayaman na hindi makapasa doon sa mga regular eskwela, itong pinadadala. Ewan ko, out through, ha. Baguio Military Academy. Pero nawala na yata yun. Anyway, ha. Ngunit, okay lang. Pumapasa yung mga taga-PMA, syempre, nagiging official ng military. Nagiging, sila rin ang, since sila may training, sila rin yung nagiging official noon ng Philippine Constabulary, na ang role naman noon ay anti-insurgency. At noon, naabutan ko pa, yung mga police, local governments po ang nagsisweldo, ang mayor ang nag-appoint. Minsan kung sino-sino lang ginagawang private army, eh. Lahat ng kake, napakalaki ng tiyan. O maliit katulad ko, ha. Wala nang standard yung mga pulis doon, eh, ha. Basta civil service eligible. Basta may mga ano naman, may mga kailangan namang eligibility at education naman na ano, na dapat na natamo. Okay. Ngayon, nagkaroon ng tayo ng bagong konstitusyon nung panahon ni Cory. Nakalagay doon na wala na, dati po yan, ha, PCINP. Inintegrate po ni Pangulong Marcos yung pulis. Ha? Hindi na naging local kasi nga ginagawang parang private army, nagkakaroon ng mga warlords, eh, ha, ng mga local officials. Kasi nga sila nag-appoint, local government na nagsisweldo ng pulis, ang loyalty nandun sa lokal na executive, para maiwasan po yung may mga
parang mga kingdom-kingdom dyan, ha? Nagkaroon ng Integrated National Police. Nagkaroon po ng PCINP. Philippine Constabulary Integrated National Police. National na po ang scope. Okay. Ngunit, wala naman po tayong Police Academy. So, ang nangyayari po, ang karamihan na nagiging hepe ng PC at INP, either graduate ng PMA o graduate ng mga foreign military academies. Siyang Annapolis, si ano, di ba? Si pangalan nito, yung naging pangulo, Payat Ilocano. Ha? Yung boyfriend ni... Payat! Si Smith! Boyfriend ni Rosemary Arenas. Si Fidel Ramos. O, di ba? Annapolis siya, di ba? O, yan. Ang problema, pagka-graduate, nung graduate siya ng Annapolis, wala pulis. Ha? Kulang ang pulis. Wala pulis. Dahil Annapolis siya. Corny ko. So, naging PCINP. Nung nagkaroon ng 87 Constitution, nawala yung PCINP, naging PNP, Philippine National Police. Ha? Yan. Ha? Na, nailagay na sa Constitution. There shall be one police force that is national in scope and civilian in character. Yan. Dapat hindi lang national para ang mayor ay hindi nila mako-control. Ang binigay lang sa mayor ng local government code ay operational control. Alam ba, oh, may nabalitaang yung mga tao rito na may pabrika doon ng drugs dyan. Hepe, samahan nyo ako. Ha? Ready natin. Yun, pwede. Pero yung control, yung mga pag-a-assign, etc., etc., yung utusan mo, huwag mong kakasuhan yan, ha? Bata ko yan, hindi na po pwede. Operational control. Okay. E civilian in character. Ang sabi ng iba, masarap ang patis. Eh, teka, ano ba yan? Ang sabi ng iba, paano magiging civilian in character ang Philippine National Police? Kung ang training ay ala military dahil ang mga nagiging hepe nito ay graduate ng PMA, Philippine Military Academy. So minarapat po ng pamahalaan na magkaroon ng hiwalay na akademiya para sa mga gusto maging opisyal ng pulis, hindi ng AFP, ng PNP. Diyan, pinanganak, mga apo, yan po ang alamat ng Philippine National Police Academy. Yan, ha? Yan po. Yan po, dyan nagmula. Kaya nilagay naman po sa Silangba, Amadeo. Basta doon sa medyo malamig sa Cavite. Yun, tignan natin. Nakalagay daw dito, Camp Castañeda. O yan. So, ang training po roon, hindi military, hindi operation, hindi yung bakbakan pag may invader o anti-insurgency, kundi law enforcement po ang emphasis. Ang problema, ha, ay nagkakaroon din ng hazing. Tanggalin na yan natin kasi. Ha, yan. At ito nga po, gumraduate na ang latest batch ng Philippine National Police Academy. Ang bansag po nila sa kanilang sarili ay Alab Kalis. Ano yung Alab Kalis? Yung Alab, alam ko, pero yung Kalis, ano yun? Ang alam ko, Galis. Yung sa aso yun, di ba? Alamin nyo nga kung anong ibig sabihin ng Kalis. Ha, okay. Ha, at tinanawagan si Pangulong Duterte sa kanila, ha? Ha, huwag kayong lalampas sa hangganan ng batas. Ha? Sabi ni Pangulong Duterte, yung tama lang na trabaho ng pulis, pati alam nyo ang obligasyon sa taong bayan. Yan. Ha? At kayo ang magbantay para maging malinis ang halalan. At sabi nga niya, ako na ang bahala sa inyo, kaya nga ako ay neutral. Ha? Wala akong i-endorse ng presidente dahil nga gusto, ayoko masabi na ako ay may kinikilingan pagdating sa law enforcement. Yan. At pag may lumabag daw sa batas, murahin nila bago nila arestuhin. Okay. At sabi pa niya, ni Pangulong Duterte, kahit daw retired na siya, kung kailangan ng tulong nitong mga pulis ay
Sabi niya, narito ako at lagi nang nakatingin sa mga ulan at bituin. Yun, ha? At ang valedictorian pala ngayon, i-congratulate din natin, ha? Ha? Si, sino ba ito? Ayan, si Police Inspector, yung pala ang ano, yun pala ang ranggo mo pag graduate mo. Police Inspector Ernie Padernilla. Ito palang si Inspector Padernilla ay graduate na ng criminology at pumasa na sa board. Pero, nilunok niya ang kanyang pride, nag-training pa rin siya bilang police. Yan. O, eto, sabi ni Inspector Padernilla, 205 daw ang papasok sa PNP mismo, ha? Yung 12 sa Bureau of Jail Management at 11 ay gustong maging bumbero, parang si parang si George Stregan, bumbero. Ayan, manabastos. Ay nako, buhay. Oo, eh, congratulations sa mga bagong mga magiging opisyal. Hindi pa lang po ha, yung 200 plus na yan, hindi po yan yung rank and file, ha. PNPA graduates yan. Yan ang mga future officials, mga future chief PNP, director ng ganito, director ng ganon, ha. Director ng pelikula kaya, may manggagaling dyan. Wala naman siguro. Siguro pag-retire. Okay. Mm-hmm. Anyway, ito, congratulations na naman. Marami tayong dapat congratulate ngayong araw na ito, ha. Sapagkat, sabi ng PhilHealth, yung mga kapitbahay natin dyan sa tapat, ha. Bah, magandang balita ito, mga kasama. At mahigit ng 500 ospital, ha, sa buong bansa ang tatanggap ng bayad mula sa PhilHealth. Yan, parang Marcos na yun, no? Sabi ni Kwan, hilahin mo nga yung spokesman, baka nandyan. Hilahin mo lang dito, sabi mali kayo. Sa ayaw mo at sa gusto mo ito, magtalumpati ka rin. Sabi ni PhilHealth spokesperson Shirley Domingo, kilala mo ba ito? Hindi mo nakakasabay sa elevator yan? Ha? Napunta rito, pati hindi mo mabantay, sabi mo, pakain siya kasi good news to, eh. Ah, purihin natin siya pero magpakain siyang pansit, ha. Okay, ito mo, ang chip ng suhol ko, ha. Pansit lang. Umpisa pala noong March 25 ay sila ay nagpalabas na ng 12.91 billion, ha. Yun, palakpakan natin. Diba noon, reklamo tayo ng reklamo rito, binabasa natin, oy, nagagalit na yung mga private hospitals, hindi kami binabayaran, magpapatanggal na kami ng accreditation, di na kami tatanggap ng may card ng PhilHealth, ha? Pagka may PhilHealth ditong nagpakita, sasabihin namin, doon kayo pumunta sa Shaw Boulevard, sa City State Towers, doon kayo mangonekta, doon kayo mga hospital. Ngayon pala ay nabayaran na, uy, naman pala eh. At sila daw ay nagre-reconciliation meetings. Bakit? Nag-away ba sila? Ba't may reconciliation? Ede, baka ni reconciliation. Di ba yun yung kanta ni, ano, noong EDSA? Ang problema, hindi naman kayo nakipag-reconcile. Eh, inupakan nyo lahat, eh. Kaya wala nangyari, puro inyodoro tuloy kayo ngayon, nagsawa sa inyo. Reconciliation kayo, reconciliation, eh. Lahat, tinira nyo, tinanggal nyo yung mga justices ng Supreme Court, sinarhan nyo yung batasang pambansa, tinanggal nyo lahat ng local officials. Oh, reconciliation, pinagsasabi nyo. Ako, anyway, reconciliation po ng accounts yon, tingin ko. Yung pinagtutugma-tugma nila yung sinisingil at tinitingnan yung mga resibo, ha? So, ang dami na palang nabayaran. At, ha, nagtawag din si Shirley Domingo ng mga kabataan. Ha, ang sabi niya, ha, magparehistro kayo sa PhilHealth. Kasi sa ilalim nga ng Universal Healthcare Act, lahat ng Pilipino ay dapat miyembro
ng PhilHealth. Oh, ito pala. Ang mga patakaran, pakinggan niyo po. Ha? Ito po ang nasusulat. Kung kayo ay mas bata sa 21 anyos, ha? Ay kayo ay tinuturing na dependent. Ano yung dependent sa Tagalog? Palamunin? Dependent eh. Palamunin ng magulang. Mga walang silbi. Ha? Kumakain ng libre doon. Ha? Hindi nagbabayad ng kuryente, tubig, natutulog doon sa ano, bahay ng magulang nila. Magtrabaho kayo! Ako, 19 years old pa lang, nagtatrabaho na ako. Nang ano, ha, talagang trabaho. Before that, nandun ako sa opisina ng tatay ko, nagmamap ako, naglilinis ako ng makinilya. Ha? Yung mga below 21 years old, ay ang miyembro nyo, ay ang primary member, ay yung mga magulang nyo. Ha? Kung nirehistro na kayo ng inyong mga magulang bilang palamunin nila, oh, eto mga palamunin ko, okay na, wala na kayong gagawin, ha? Pero kung hindi sila nakarehistro, dapat ay magparehistro din sila through their parents i-update. Okay. Yung 21 years old at mas matanda pa katulad namin, ha? Kayo, tayo, hindi kayo, tayong lahat, ha? Tayong lahat magkakapatid. Kanta yun, di ba? Itili mo rin. Ikaw at ako, hindi man magkalahi ay dapat. Okay, sige. At tayong lahat ay magparehistro because tayo ang members kung 21 above. Yan. Okay. At sabi niya, yung mga college students na dadalo na ng piece-to-piece, ha? Piece-to-piece na klase ay dapat magparehistro rin. Ha? Kasi meron palang order ang Commission on Higher Education na dapat kayong magparehistro. Okay? So, maliwanag po yan, ha? Para hindi kayo maiwanan pag-claim ng benefits kung kayo man. Hindi lang yung COVID, ha? Siyempre, magpe-face-to-face na. Ha? Sasakayan sa sasakyan, ha? Medyo, meron dyan tatanga-tanga bilang matatapilok, o, di ba? O mahuhulog sa jeep, sa sabit-sabit, ha? Nasakasaan ng bus yung paa, masakit yun. Nahulog sa manhole. Ha? Maraming pwedeng mangyari, eh, ha? Sa ating lahat kung tayo ay lalabas na sa bahay. Bakit grabe na, ha? Normal na po ang trafiko ngayon. Normal na ang sikip ng traffic at ang dami ng sasakyan. Kaya maraming maaaring mangyari, ha? Umuulan na, bumabagyo, baka kayo ay natumba sa bagyo, sa baha, nakainom kayo ng tubig ng baha, na amibiasis kayo, yan. O, na leptospirosis kayo, ha, natusok yung mata nyo ng ano, ng payong. Maraming pwedeng mangyari, ha. Kaya dapat po, ha, dapat ay mag-ingat po tayo. So, yun po, ha, ang panawagan po ni Miss Sherlyn Domingo. Tayo ay magparehistro, ha? Kung hindi kayo nakarehistro, kayo ay wala sa rehistro. Sabi nga ni Tala, ang hindi nakarehistro, hindi nakatala. Yan. At huling congratulations, ito bago makalimutan ko. Sa Southeast Asia pala, nagkaroon na ng ranking ng the best universities. Tingnan natin kung meron dito sa Pilipinas na best universities. Ha? O number 15, UNIB Technology Petronas. Malaysian to, ano? No. Number 14, University Brunei Darussalam. Number 13, Bandung Institute of Technology. Siguro ang may-ari nito si Jean-Claude Bandung.
O kasi si General Bandong, hindi yata, no? Eto, number 12, Gajamada University sa India. Naknam patingo. Number 11, Universitas Indonesia. Number 10, Taylor's University. Oh. Number 9, Mahidol University. Ba't wala yata pa ang Pilipinas? Baka pagtaas-taas. Tingnan natin. Number 8, sa Malaysia rin, Universitas Technology Malaysia. Oh. Wala pa rin ang Pilipinas. Tingnan, baka sa mataas. Baka mataas ang antas natin. Number 7, ito sa Thailand to. Chulalongkorn University. Okay. Number 6, oh, Malaysia na naman. University Science Malaysia. Number 5, Malaysia na naman. University Kebangsaan Malaysia. Number 4, Malaysia na naman. University Putra Malaysia. Anak ng Putra, oo. Mukhang wala tayo, ah. Number 3, University Malaya. Naku. Meron naman dito ang pahayagang Malaya. Nawala na yata yun, ano? Eh, sino El Malaya? O number 2, baka nandito na tayo. Nanyang Technical University. Parang wala. Ano ito? Singapore ito, eh. Number 1! National University of Singapore. Wala tayo. Ba't ganun? Eh, paano, eh? Para yung rally nyo, eh. Ayan, oh, wala, wala. Lamsaman labin, limang pinakamagandang universitan sa Southeast Asia. Wala ni isa ang nasa Pilipinas. Kamote. Oh, sige, rally for more, ha? Rally for more, Ateneo. Rally for more, UP, ha? Sige, mag-rally na lang kayo, FEU, ha? Yung PUP, sige, mag-rally kayo at magpa-recruit na lang kayo. Oh, wala, wala ang Pilipinas. Walay! Kamote kayo at sa notang yan ay magbabalik ang yes, yes, yung Tomasio pagkatapos sa mga commercials, information, at mga sumutang sa malalahan po ay just in breaking news, 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 flash report at this moment at kung ano-ano pang katsurbahan. 1, 2, 3, hiyama! Yes, yes, yo, Tomasio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasyo, kasama si Binibining Tala Zaldivar. Yes Yes Yo, Tapasyo! Yeah, nagbabalik po ang Yes Yes Yo, Tapasyo sa oras alas 11.36. At syempre po, sa ating pagbabalik ay narito na po tayo sa bahagi ng ating programa na ating paborito na Pinamagato. So, ito mga Twitter hunters natin, ha? Oh, nag-trend na pala. Ha? Ito, katuwaan lang ito kahapon. Nga, sabi ni Juliet Yeba, number one tayo kanina. Ha? Yung hashtag kay Lenny, patay tayo. Ha? Yan eh, dalawa na po ang ating hashtag na ipagpapatuloy. Ha? Weather hanggang, hanggang May 10. Kay Lenny Talo, hashtag kay Lenny Talo. May bago tayo dahil sa greetings niya kay Kim Chu. Kay Lenny, patay tayo. Ang kontra natin sa kay Lenny tayo. Okay, Lenny, patay tayo. Yan, thank you Juliet, ha, for helping trend. Sabi ni Dr. Henry, good morning, Attorney Pogi. Sabi ni JM Garcia, mukhang hanggang ngayon di pa sinasabi yung estimate nila na nag-attend sa Cebu ng mga kakampwets at dahil dyan, malamang kay Lenny, patay tayo. Sabi 150 daw, ano? Isa, may nagsabi, nabasa ko lang somewhere. Yan, Yeba, sabi ni Wesley de la Cruz, kay Lenny, patay tayo. Sabi ng, ni Vic ng Bustos, good morning, Attorney Macho, Guapito, Topacio, at Sexy Tala, hindi kumpletong araw ko kung hindi ko kayo mapapakinggan. Ah, sabi ni Mike Pecker, ha? Maganda na yung 1,000 bill. Pinupuli nga ni Pinoy Tapsilog dito si Jokno. Hindi po si Chel, ha? Ha? Kenko yun, eh, ha?
CBSP Governor Benjamin Jokno dahil sa magandang bagong 500 peso bill at 1,000 peso bill. Yung 500 peso bill, medyo kahawig ni Kiko Panghilinan yung nandoon, pero hindi po siya yun, ha? Huwag kayong mangimi. Ngayon naman 1,000 bill ay agila! Magandang simbolo ng ating bansa. Yan sabi ni Vani. Good morning attorney at mga ka-YYYT. Sabi ni Class Amix, always listening here in Pulilan. Kay Lenny patay tayo, kay Lenny talo. Yan, Bluebird Reactor Rally is life. Attorney naman. Sabi niya, okay, syempre may mga taong professional talaga, ha. Mayo Manix Man, kompleto na naman ang araw dahil patawa na naman ako. Siyempre, trending ang kay Lenny, patay tayo. Ay, nako, we are all in a good place pagka si Lenny ang nanalo. Boss, may patutsyado na naman sila sa hashtag mo. Mas maganda siguro, ha? Kay Lenny, lugi tayo. Kasi meron daw nagsasabi kay Lenny, pantay tayo. O, diba, pagpatay nga, pantay na nga yung paa, diba? Di ba sabi na lalabas ka rito ang pantay ang paa mo? Ayun. Di ba trend nyo? Problema ko ba yun, ha? Sabi ni Nolly Cruz, good morning, attorney Tala, YYY o Tina. Sabi ni Donato Ligaya, yema, good AM, attorney. Good AM din sa mga lantang rosas ng lutang ina nyo. Kay Lenny Talo, kay Lenny, patay tayo. Okay, si Keju, si Pax Tondi. Ha? Sabi niya, meron daw siyang ka-eskwela. Supporter ni Lenny. Magda-drop out daw kung matatalo si Lenny. Eh, paano yung kinabukasan mo? Eh, wala na, ha? I-explain ko sa inyo kung bakit mamaya. Oh, ha, sabi nitong si Mori, yun daw rally, hindi naman daw sa Cebu City. Tama ba yun? Hindi daw sa Cebu City, kundi sa Mandaue. Hindi sa mismong Cebu City. Iba yun, eh. Kasi pag landing mo, paglabas mo ng airport, that is Mandaue. Ah, tama. Ano yan, eh, di ba? Wano ba yun? Wano Avenue? Ta, sa Mandaue nga yun. Maraming mga Wano ang naging mayor doon, eh, ha? Sabi ni Albert naman, kay Lenny Talo, Conrado Soriano, and narito, nakikinig, Julo Rooks. Yan, ha? Ang estimate pala, as of 5 p.m., ng MCPO, City Deputy District Director, ay 15,000 as of 5 p.m. yung crowd ni Lenny. Okay, si Papa Don, nandito, ha? Nandito rin si Sit Lord, si Ronnie C, ha? Nandito rin si Chi, hindi dapat si Lenny, Miguel Lopez de Legazpi, King Panaghoy. Ayan, the architect, amigo, narito, Tris Aboites. Sabi ito, si Queen Yuri Maxline. Ayan, Donata. Okay, si Queen C, nandito, si Dimple. Thank you for listening in, Annie113. Ang dami po ngayon, ha. Listeners natin, bakit pagka Biyernes may marami? Anyway, nandito rin si, nabanggit ko na ba si Wency De La Cruz, si amigo. I am Sean Wynn. Nandito rin si The Eagle Has Landed, El Jose Juan, Inday Sabongero, Adrian Diaz. Catastrophe! At ang mga hindi mababanggit ay si Najinky Simbulan. Pinupush niya si Robin. Okay yan si Robin, ha? Kaya lang, ayoko lang dyan, babaero, eh. Ayaw makinig sa akin na dapat ina. Yung nakikinig sa akin. Pero okay lang, okay lang. Ganun talaga, eh. Respect my opinion daw, sabi ni Robin. Si Bebski, hindi na natin babanggitin, ha? Si Kim Indar, wag nang banggitin yan. Si Atty. Matt Irasca, wag nang abutin yan. Si Alphanium Eric, wag nang banggitin yan, ha? Etong si Eshiki, ha? Etong si Miss P, wag na natin banggitin yan. Si Ruthless, si Malutikia, si Alfonso Corpus, Juan Masangkay, si Nico Silvano, wag nang banggitin yan. Si Pusang Gala, si Leram, at ang mga huling hindi mababanggit ay si Architect Calvin Philip Romano, Daphne Osenia Paez, si M, si Rocky Marciano, Eternal Yay, at si XLJDC, pati si JJ.
ay huwag na nating banggitin. Thank you very much sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng sulok ng Pilipinas, ng mundo at ng sanglibutan hanggang sa mga malalayong galaxies doon po sa Crab Nebulae. Umabot na tayo ron. Maaabot yan, ha, yung signal nito. Eventually, mga ilang milyong taon, pero aabot yan. Ha, may mga makikinig na alien sa akin, sasabihin nun, ang pinagsasabi itong lukulukon to. Isang masigabong hi. At nakikinig siyempre si Michael Guy, ha, si Rolly Mendez Tomas, ha, si Ryan Ang, ha, si Ali Laghab, nakikinig po yan. Alam niyo, dami palang nakikinig dun sa Batangas. Nagulat ako, naroon kami, ha. Yung mga taga SMNI ng Batangas, mga kapatid natin sa Hanap Buhay, hello po, ha. Nag-cover po sila roon, eh, ha. Si William Gatchalian, si Andrew Tanyan, si Alex Cruz, si Richard Chuateco, si Louie Gamboa at ang kanyang napakagandang may bahay na si Nats, ha. Si Aida Patana, ha, nakikinig daw siya from Dubai, nag-viber sa akin, ha. Maraming salamat po, at Katirso Peralta, at si Kachek Talay, ha. Maraming salamat, thank you for listening in. Yan, at inom muna tayo ng Silver Cool para naman na gumanda lalo ang ating boses na pang romansa. Yeah. Would you still love me like me, would you? Would I still love you? Chalap, chalap. Parang ako. Ay, ano ba yan? Oo. May survey na ang isang istasyon. Mabigat na naman ito. Ah, iiyak na naman yung mga kakampwets. Pero hindi na daw sila kakampwets ngayon, ha? May ano na, di ba? Lahat ng kulay daw. Oo, umpisahan natin. Sa Vice President. Huwag na natin isama yung mga less than 1%. Ha? Oo, eto. Ang 1, 2, 3, 4, pang 5 na may at least 1 ano naman, 1 whole number, huwag na yung mga decimal numbers, 1.1%, si Lito Atienza. Oh, ito, biglang laktaw, sayang talaga to, no? Si Doc Willie Ong, may 6.6%, yan. Si Sana All, 15.1%, Kiko Panghilinan. 16.9%, Tito Soto at si Sara Duterte, syempre ang nasa nangingibabaw. Umano na, nagpo-pull away na, ha? Dati mga 22 pa si ano, 'di ba, si Soto, pero habang lumalapit ang eleksyon, nagkaka-bandwagon na talaga, eh. 54.2% si Sara Duterte. Yan. Eto ba? Eto yung mga may percent na lang. Oh, number 5. Sa presidente naman ito, Ping Lacson, 3.6%. Manny Pacquiao, naangatan pa ni Manny Pacquiao si Ping. Kabagay, maraming nag-iidolo talaga kay Manny, eh. Okay lang naman yun. 5.8%. Ang may 8.2%, si Isko Moreno. Yan. 24.3%, si Lenny Robredo. At ang nangunguna pa rin, with 52.9%, eyes of course, si Baby M, si Bongbong Marcos. Ito ay April 18 to 19, sample size 7,560 persons nationwide, ha, plus minus 1% ang margin of error. Yan. So, okay. So, yan ang mga lumalabas na mga survey. Kaya, sabi nga nila, pwede pa namang humabol, ha? Pwede pa namang humabol. Pero, siguro, ha? Paano hahabol? Kung mabubuhay pa bigla si Ninoy at endorso siya, mahahabol pa, hindi na rin. Ano? Kasi medyo nasira na rin si Ninoy, eh. Ha? Kung i-endorso ulit ni Chris, lalong madidisgrasya, ano? Kung magtatalumpati si Guanzon, lalong nadisgrasya. Okay. Okay. Ito pa ang sinasabi, ha. Ito ay report ng Business Mirror, ha. Ang pinakanang nangungunang broadsheet, ha, para sa ating ekonomiya at negosyo, ha. Sinabi daw,
ni Gobernador ng Batangas, Dodong Mandanas, ha? Natatadhana na na maging ikalabing pitong pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay. Si Gob po kasi ay sumusuporta sa unit team sa Batangas. Ang kanyang counterpart doon pagdating sa oposisyon ay si Senator Ralph Recto na may sarili din namang makinarya yan. Kaya nga po, yung pinagdausan ng rally noong Tuesday ba yun? Tuesday, ano? Tuesday, 20. Lipa, ang mayor po noon, kaibigan din naman natin yan, si Eric Africa, ay isko dahil kay Recto. Hindi po Lenny, ha? Medyo mahina ang dating ni Lenny ron. Si Isko po ang may mga matitinding mga leaders doon. Iyan. Nakita naman natin, itinweet ko po yung mga tao. Ano pa lang yan, ha? Alas 4 at 4.17 yun. Na-tweet ko medyo hapon, ha? Kasi, for security reasons, jumped po ang signal ng lahat ng cellphone doon sa site. Siguro mga 2 or 3 kilometer radius ang taantindi. Malayo-layo na kami, nasa may Malbar na kami nung nagkaroon ng signal, eh. Ha? Kaya kailangan po roon para mag-communicate kayo. Sinabi naman sa amin, we were advised, so radyo, yung UHF or yung mga media roon nakakuan, yung microwave kaya, hindi po nadya-jam yun. Yung may mga nag-on-site, ha? Na mga field reports, may mga microwave po roon. Ayan. So, eto na po ang karamihan ng mga alkalde sa Batangas. Pati na ang gobernador nito ay para kay BBM at kay Sara. At nakakatawa na ba, Wener? Tuwan-tuwa si Sara Duterte sa crowd. Kasi di ba hindi naman siya Tagalog? So kala niya hindi siya masyadong mainit tanggapin. Kasi di ba, Mindanawan nga siya, di ba? Pero sa init ng pantanggap sa kanya, sabi ba naman niya, gusto ko sanang umiyak, kaya lang ayokong umiyak, baka gawin yung meme, napatutsadahan niya si Kiko, na sana all, baka daw gawing meme yung iyak niya. At nasabi rin naman ng mga leader, yung kapitan ng barangay, kung saan ginawa yung rally, etong si Chairman Alan Sarmiento, anamit ko to, nandun siya. Sabi niya, ay kahit wala daw artista, kahit walang banda, ha? Ay pupunta rin daw sila doon sa rally. Dahil gusto nilang makita si Marcos at si Duterte. At nabalitaan din nila daw, kaya sila ay nagdagsaan doon, na nandun daw si Mr. Sex Appeal. Kaya ang daming tao. Hindi mo totoo, nagbibiro lang ako. Ngayon ako buhay. Alam nyo, isama nyo sa entablado, sigurado ko, dodo. Balita nyo lang, darating si Mr. Sex Appeal. Okay. Yes, good night. Pogi na. Macho pa nga. Yan. At pati ang gobernador po na Mindoro ay nangako rin, ha, na ang unit team ang sa kanila. Yan. Hindi masyadong malaki itong Mindoro, pero at least solid, ano? Sabi nga ni Governor, ano ang pangalan ng gobernador, si Gadiano? Tama ba ako? Si Governor Gadiano, halos lahat daw ng taga Mindoro ay BBM. Mabigat. Ang latest count pala ay at 73, ha? 73 ng 81 gobernador ng Pilipinas ay para sa unit team BBM Sara. At kaya naman, ha, yung pinakamaraming botante, yung sa Cebu. Ha, nung last Monday ba itong Cebu? Ang crowd estimate doon, ito legit, ha, 300,000. Ha,
At may nagbooking nga, hindi naman pala sa Cebu City mismo nag-rally si Lenny. Mandawi, sa Mandawi. Kasi daw mas marapit sa airport. Kasi diba may nagbooking pa nga. Ang dami daw tao sa airport dahil pupunta daw sila sa Cebu. Ibig sabihin, yung mga nandoon, hindi taga Cebu. Lumipad pa. Grabe, no? Ang dami nilang pangbili ng ticket para makapunta lang sa Cebu, ano? Mm-hmm. Nabooking tuloy. Samantalang yun sa Batangas, kitang-kita yung naglalakad. Ang dami. Papunta pa lang kami. Ang dami na naglalakad. At ang dami na nakalinya sa kalye. Ha? Pinihintay yung caravan ni BBM at ni Sara. May mga sarili-sarili silang, alam mo, ginawa lang ng kamay yung mga, yung mga streamers nila, yung mga tarpaulin nila. Hindi naman tarpaulin, minsan may sako, kartolina, lahat na. Ha? Oh, at, eto naman, pero, ha? Meron pa rin, gimmick. Etong, sa Uniteam. Sa Uniteam, yung kabilang kampo, hindi na masabing kakampink eh. Ang dami na daw kulay eh. Kakamewa na lang. Hindi maintindihan eh, ha? O, kasi sa birthday. Kailan pa birthday ni Lenny? 23, so kailan yun? Bukas ba? Ah, bukas! Ay, sayang, wala tayong programa. Di natin mababati ng happy birthday, ano? Ay, meron silang malaki na grandpa. Parang do. Redundant yata yun, ano? Malaking grand rally. Grand rally, di ba? Ibig sabihin ng grand, malaki na nga. Ha? Isang grand rally sa... Saan dyan? Sa MOA ba? Sa may... Ha? Sorry, saan ba? Makapagal! Oo. Oh. Eh, magra-rally kayo dyan, eh. Ha? Pangalan pa lang yan. Tatay ni GMA. Oh, edi ang maaalala diyan si GMA. Sa Makapagal. Oh, anyway. Ha. Na sinasabi nilang pinakamalaki daw. Kalahating milyon daw. Na tao, malalaman natin, ha? Malalaman natin. Ayan ay kasabay naman bukas ng rally naman ng Uniteam sa lungsod ng Maynila. Ay, matindi traffic diyan sa Rawas Boulevard, mga kasama. Paktaylo, ha? Yung mga gustong magtungo sa bandang yan, Pasay, Manila, nako! Kamoting kahoy kayo! Iwas-iwasin niyo po yan. Kasi kung tatry nilang kalahating milyon sa Makapagal at sa Maynila naman, eh kay BBM, ang may nadadaan eh, Rojas, ano? Rojas tayo. Kamoti tayo. Oh, kaya madidisgrasya tayo dyan. Anyway, bago tayo magtapos ng linggo at nitong programang to, ito naman isang malungkot na balita sapagkat meron daw 12 bayan sa Maguindanao, ha, na isa sa ilalim sa kontrol ng COMELEC dahil sabi nga ni Chairman Saidamen Pangarungan, nagbabarila na sila ngayon. Hindi, ito talaga. Ito ang actual na sinabi niya. Nung tinanong sa kanya kung bakit ilalagay sa COMELEC control, sabi, actually, nagbabarila na sila ngayon. May mga ambush. Mabigat na, no? Nagbabarila na pala, ha? Okay. Hindi naman niya pinangalanan yung 12 bayan na ilalagay sa COMELEC control. Pero sabi niya, talagang eto daw may kasaysayan na ng karahasan, patayan, suntukan, sipaan, ha? Sundutan ng mata, kurutan ng singit, ha? Kung ano-ano, ha? Kutusan, ha? Batukan, ha? Ha? Pitikan ng ilong, mautindi pala dito, ha? Maraming karahasan dito. At sundutan ng puwet. Sabi... Lahat ng klaseng karahasan pala rito. Ha? Kilitian ang kilikili. Ha? Pingutan ng tenga. Mabigat! Ganun pala ang malamanan dito. Bukod sa barilan, maraming karahasan pa. Anak ng patinga. Apakan ng pa. Patiran, ha? Pumpiangan ng tenga. Marami, ha? Mabigat. Sa Central Luzon naman, eto, pinangalanan niya. Kung bakit kaya natakot siyang pangalanan yung mga bayan sa Maguindanao sa Central Luzon, pinangalanan niya, oh. Bah, kasama ang Olongapo City, hotspot? Ba't ganun?
Bakit? Hindi naman mamamatay tao si... Ano nga, si Gordon ha? Ano, tatangu-tangu lang ganun yun? Tatangu-tangu. Parang yung binibili ng aso, yung nilalagay sa dashboard, di ba? Yung nabibili sa naglalako, yung gaganon-ganon, o, di ba? O, parang si Talavera. May nandun yung kumari ko, ha? Ha, si Barbara Milano. Ingat ka, mare, ha? Marami palang karahasan dyan, ha? Mabigat, ha? Sa San Jose del Monte, baliwag! Hindi na tayo bibini mo ng chicharon doon, baka mapatay tayo doon. Ang San Fernando, ba't ka yung hotspot ang San Fernando? Eh marami ng nightclub doon, di ba? Kaya baka mainit, maraming nightclub. Maraming chicks, kaya hotspot. Anyway, kung tayo po ay mamulilidi ka ha, bago magtapos mga kasama, chill lang tayo, medyo konting bangayan, konting sagutan, konting patutsadaan, pero wag po tayong mananakit, ha? Wag po tayong gagamit ng dahas, mga kasama. At sa notang yan ay magbibigay dana po tayo sa susunod na programang Tambayan kasama si Attorney Dick... Nick! Pala, Dick Gordon kasi! Nick! Sorry, Nick Langit! At... ang loves ni Tala. Naging Nick Gordon. Limpaik. Ay, Liche. Dion Malano. Ito po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio. Sa ngalan ni Binibining Tala, Miss Expose Saldivar, nag-iiman po sa inyo ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong kasalanan. Ah, titi mo! Ah, di Gordon, titi mo! Sa iyong isipan na huwag makikipin! 1, 2, 3, yeah! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Topacio! Kasama si Binibining Tala Zaldivar! Yes, yes, yo! Topacio!